Welcome back sa aking channel, guys. Ngayon sa video ito, papakita ko sa inyo kung saan ko kinukuha ang mga pagkain ng rabbit at kung anong proseso ang ginagawa bago ibigay sa kanila. So, hindi basta kukuhanin na lang dun sa bukid at ibibigay sa kanila. Meron tayong ginagawang proseso, guys. So, panoorin nyo hanggang sa huli at malalaman nyo kung anong tips. Sa probinsya, guys, madalas makita ang damong ito, yung malalapad ang dahon. Sa bakuran at kung saan-saan tumutubo sila. Kaya hindi ka mahihirapan na maghanap nito kahit saan ay tumutubo sila. Ayan, guys, kinokolek ko yan. Gumagamit ako ng panggapas para makuha sila. Pagkakuha yan, guys, kailangan nating hugasan para malinis kasi may mga alikabok at minsan may mga uod din dyan. So, kailangan malinis na ibigay natin sa kanila. Pag nakakakain kasi sila ng marumi at nakakakain ng mga uod o kaya yung mga itlog ng uod, may tendency na magkaroon sila ng sakit o kaya magkaroon sila ng mga ascaris. So, kailangan malinis ang kanilang pagkain. Pag nag-alaga tayo ng rabbit, guys, kailangan masipag tayong manguha ng mga damo para makatipid tayo, para hindi laging feeds ang ipapakain natin sa kanila. Meron naman dyan yung mga iba, nagbabayad sila para manguha ng mga damong ganito. So, dito naman sa amin, marami, kaya hindi ko na kailangan magbayad. Ako na mismo ang nangunguha. Pagkatapos hugasan, guys, i-air dry natin. So, wag natin ibigay sa kanila na basa. Mga after ilang hours, matutuyo naman yan pag malakas ang hangin. Wag natin ilagay dun sa init, ha? Dun lang sa walang init para hindi naman siya malanta. Trying to be into the unknown and the deep blue sea, learning to fly.
pagka na air dry na yan guys at natuyo na, ang ginagawa ko ay hinihimay ko yan, ginugupit ko yung mga dahon para madali nilang makain, hindi yung pag ibinigay mo sa kanila na nakalagay pa pati yung mga tangkay, hindi nila nasasaid, so marami lang nasasayang. Kaya ang ginagawa ko, kaunting patience para maghimay habang nanonood ng TV at walang ginagawa, di sinisingit ko yan para mas madali rin nilang makuha ang kanilang kakainin dun sa kanilang pakainan. Medyo matrabaho nga lang, pero syempre kapag may alaga ka, kailangan mong magtiyaga. Ganun talaga, syempre, pag hindi mo pinagtiyagaan, hindi rin sila lalaking maayos. So pag pinagtiyagaan natin, kikita tayo kapag pagdating ng time na dadami na sila at pwede na natin silang ibenta. So sa ngayon, tiyaga-tiyaga lang, syempre para lumaki din silang malusog. Ito talaga guys yung matagal na proseso yung paghihimay na yan. Yung iba basta na lang nilang ibibigay. Syempre pag marami sila siguro ganyan ang ginagawa. Wala nang time na magaganyan kaya ibibigay na lang. Pero ako naman may time din naman kaya ang ginagawa ko, tinatanggal ko talaga yung mga dahon sa tangkay para mas madali para sa kanila. Ayan, ready to eat na para sa aking mga rabbit. Guys, ayan, tingnan nyo kung paano. Fresh na fresh from the garden ang kanilang pagkain. So, ayan guys, hindi naman sila mapakali. Bibigyan na natin sila ng kanilang pagkain. Na air dry na iyan. So, yan yung green na yan, lagayan niya ng feeds. 2 times a day ko lang sila binibigyan ng feeds. At syempre para makatipid kasi binibili yon kasama sa kapital. Eh ang damo, unlimited yan. Pag nauubusan, nilalagyan agad ang kanilang pakainan para hindi sila nauubusan ng pagkain. So ayun guys, naipakita ko kung ano yung isang damong pinakain ng mga rabbit na madali lang matagpuan sa ating mga bakuran. Next time, papakita ko yung iba pa. So, kung hindi ka pa subscribe sa aking channel guys, paki-subscribe na lang at paki-like din kung like mo yung video ito. At syempre, paki-click yung notification bell para sa susunod ay manonotify ka sa aking mga gagawing videos tungkol sa aking mga alaga. Hindi lang rabbit guys, marami pa akong ibang alaga dito.